In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord, teach us to pray. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Do you pray? I mean personally, more than the Mass? Or do you still pray? Dati, prayerful ka ngayon. Baka busy ka nang nag-aaral o may trabaho ka na. How do you pray? Or when do you pray? Or where do you pray? What is the best place for you? What is the best time? Or what do you pray for? Ano yung pinagdarasal mo? Before the Mass, I usually say, please remember your prayer, your petition. Because that connects us with the whole community. Other than our intention sa Misa, is our prayer as an individual. And we gather them together as one family. Usually, in our Mass, yung binabasa ng intention ng ating commentator, mayroong birthday, Thanksgiving, pumasa sa board, or papasalamat, nagkaroon ng trabaho, answered prayer. Meron ding special prayers. Kung minsan, di pinapasabi, may sakit. O minsan, gusto magpunta ng abroad o naghahanap ng trabaho. Meron ding nagpapadasal sa mga may sakit. Mahaba-haba yung listahan natin sa mga may sakit. Minsan, nagpapadasal sa akin. Hindi ko na sinasama sa intention kasi personal na may sakit sila sa pamilya. We don't have to say it in public, but I still pray for them. Pwede rin yung mga namatay na mahal natin sa buhay, we pray for them. Minsan nga sa St. Jude, yung pinakauna kong parokya, meron ako noon, bagong-bago pa lang ako, nakikita yung pangalan, araw-araw, safe travel. Kala ko, siguro, sabi ko, galing ng abroad ito, baka galing ng Dubai, o galing ng New Zealand, o galing ng Amerika, no? Kaya papunta sa abroad. Pero napansin ko, more than one week na, safe travel pa rin siya. Sabi ko, ano ba to? Astronaut? Baka nagpunta ng buwan, o galing sa ibang planeta, ganun. Ba't hindi ba dumarating? More than one week na, no? And then, pinagtanong-tanong ko, sabi ko, but one week na, safe travel pa rin ito, hindi pa ba nakarating? Hindi, Father, asawa nung CWL yan. Ang trabaho niya, konduktor, no? Kaya pala, araw-araw nagbabiyahe. Yung mga ganyan naman po, personal na prayer na lang yan, no? It's a part of our duty as workers. Pero I mean, there are prayers that are deep in a sense. May kukwento ako sa inyo, ne. Minsan, may isang bata. Pangalan niya, Boy Boy. Si Boy Boy, sakto palang nakakapag-first communion dahil ang kanilang simbahan malapit sa kanilang eskwelahan, araw-araw, nagdarasal si Boy Boy. Pupunta sa simbahan, tapos mabilis lang. Tapos alis na siya. Pag pumasok sa simbahan, tapos alis na siya. Naintriga yung pare, ba't ang bilis magdasal ni Boy Boy? Minsan, sabi ng pare sa kanya, Boy Boy, why do you pray very fast? Ano ba yung pinagdarasal mo, Boy Boy? Sabi ni Boy Boy, Father, ito po yung dasal ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Good morning, Jesus. This is Boy Boy. The Father, the Son, the Holy Spirit. Alis na siya. Punta na sa school. Yun lang yung prayer niya. Isn't that very beautiful? No complication, no obligation. It's like just saying hello to his friend. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. This is Boy Boy. And maybe that simple prayer is the essence of what I mean by prayer. It is a relationship with God. Pwede kasing magdasal tayo with complicated prayers, complicated memorized liturgical systems of levels of prayer, but we don't have relationship with God. Ang pinakauna po sa dasal ay ang relasyon natin sa Diyos. At alam niyo po, si Boy Boy, nagkaroon siya ng dengue. Kaya pala hindi siya pumupunta sa simbahan at hindi nagkakapag-aral. Inahanap siya ng pare. Nung nalaman ng pare naka-hospital si Boy Boy dahil sa dengue, pinasyalan ng pare. Pinagdala ng communion. Kamukha ng ginagawa ng EMDC.
nung ginising si Boy Boy, natutulog siya sa hospital, binuksan ang mata ni Boy Boy, ginising siya ng parents niya. Tapos yung pare nandun sa tabi ng kanyang hospital bed, dala-dala yung ostya. Sabi nung pare, "Good morning, Boy Boy. This is Jesus." Alam niyo po, yung smile, yung tuwa, ang saya ni Boy Boy na it was Jesus who visited him. It was Jesus who came to him. He was so happy to receive Jesus. I pray that our prayer life nourishes a relationship with God in a personal level. Kahit anong oras, kahit saan, kahit konting simple lang, pwedeng nasa sasakyan ka, habang nasa traffic ka, habang nag-aaral ka, napapunta sa school, before you sleep or when you wake up, you can always pray in your most personal way. Pero nang kilala, judge. Sabi niya, "Father, pag ma-traffic, nagdarasal ako. Pag mahaba yung traffic, hindi ako nag-iinit ng ulo, hindi ako nagigipag-unaan, hindi ako bumumbusina. I just pray," sabi niya. And I admire that judge, no? He take that opportunity that is very unideal, traffic, he prays in the most unexpected place of all places. Alam ko kasi pag traffic, mainit yung ulo ng mga tao. Pero siya, nagdarasal. Pwede rin kasi, the whole week, pagod tayo. The whole week, baka nasa school kayo. Yes. Baka the whole week, nag-aaral kayo. May klase na niya next month. Ha? Mga nagtatrabaho sa inyo, may negosyo. Alam nyo, Linggo, pag nagsisimba tayo, that is the only time we can recharge. Pag low bat na tayo, that's the only time that we can refill. Kasi you can be exhausted. You can be very tired. Walang-wala na. Pagod na. Parang gusto mong magpahinga. When you pray, it's like refilling yourself with the grace of strength, of motivation, and determination. Meron po isang barangay sa amin, ang pangalan ng barangay, Kabangkalan. Yung kanilang chapel, if I'm not mistaken, Santo Cristo. Yung chapel na yon, nung maliit po ako, naka-tricycle lang kami nung kasama ng parish priest. Yung parish priest namin, si Monsignor Felipe Pangilinan. I was as elementary. From the distance, makikita mo, yung katabi ng chapel, gas station. Pero hindi mo nakikita pag nasa on the side of chapel ka. Nung bata pa po ako, kasi inosente po ako, tsaka ignorante pa, mayroong malaking signage sa tabi ng chapel, nakalagay doon, refilling station. Nasa pader ng simbahan at saka ng gas station. Batang-bata pa ako noon eh. Kala ko yung pangalan ng chapel, refilling station. Kasi yun yung nalaki sa signage eh. Wala namang signage yung simbahan. Nakalagay lang, ganyan pala yung tawag sa mga chapel. Refilling station. Mali po ako. Kasi sa gasoline station yon. Pero ngayon matanda na po ako, I realize I'm also correct. Because chapels, churches, places of prayer are also refilling station. Pag sagad ka na, pag walang-wala ka na, pag pagod na pagod ka na, may you find your prayer life as an experience of being refilled. Si Bo Sanchez, yung magaling magsalitang lay speaker, mayroon siyang daily online talk show or reflection. I follow him. Tignan nyo sa Facebook, even sa YouTube. Bo Sanchez, B.O. Sanchez, ang kanyang title, Full Tank. Full Tank, kasi coaching full tank. Parang sinasabi nyo, when you read the gospel, you reflect and you pray, parang napu-full tank ka. Parang ready kang pumunta sa malayo. Kasi ngayon, mahirap nang mag-full tank eh, mahal ng gasolina. Ako rin, di ko na napu-full tank yung sasakyan ko. Pero, alam nyo po, when you pray, when you rest, sana pagkatapos ng misang ito, uwi kayo, full tank, recharged, inspired, ready to start another week. And it will also influence others.
There are those who are praying for guidance when they are confused, when they do not know what to do or what to choose or where to go. Others are discerning God's will. What is best as an option? What is the plan of God for me? What do I decide? Sa mga high school na kagagraduate ng grade 12, baka iniisip pa ninyo kung ganyan. Ano kayang kurso kong kukunin sa college? Ano kayang magiging course ko? Baka naman may nagliligaw sa'yo. Sasagutin ko na kaya, Lord, magdasal ka muna. Una, magtanong ka muna sa parents mo. Pero most especially, pray over it. Pag nagdi-decision kayong mahalaga, huwag kayong magmadali. Ha? You pray. Take time. Discern. And it will be clear. Because prayer will help us decide better. There are those who pray because they are afraid. With prayer, we can overcome fear. When it is dark and frightening, prayer is like turning on the light and feeling the abiding presence of the Holy Spirit, the assuring presence of God. Nung bata ako, minsan magigising ako, madaling araw, alas dos. Madaling araw, natutulog na yung papa ko, mama ko, tutulog yung mga kapatid ko. Natatakot ako kasi madilim. And then tinuro ng lola ko, Deo, pag natatakot ka, you pray. Pag natatakot ka, huwag ka sumigaw, huwag kang manggising, huwag kang tumakbo. Magdasal ka. And you will be strengthened by your prayer. You can overcome your fear. There are those who pray because they are alone or they need accompaniment. When you have problems, don't go out and maybe watch TV or go to the internet. Go to prayer. It is an accompaniment of God, even in your most difficult moments. Jesus prayed at Gethsemane, at the Garden of Olives, when he was sweating because his arrest and crucifixion are very imminent. And yet he prayed for him to accept this prayer. Praying together binds us. Ang pagdarasal, ginagawa tayong mas malapit sa bawat isa. I remember when I was a young boy with my father and mother and family, we prayed the rosary in the evening. Because when we say our Father, we strengthen our relationship. Give us this day. It gives us dependence to God's grace every day. There are people who pray the rosary by families and communities online. The rosary creates relationship of faith through prayer. Rosary prayed by families and communities online, especially the height of the pandemic, gave them strength to overcome. There are those who pray because of the pain. Baka may sakit sila, or even the pain of losing somebody. You can overcome. Huwag kayo lang uminom ng pain reliever. When you pray, you can overcome literal pain, emotional pain, and even physical pain. There are people who give up on prayer. Hindi na ako nagdarasal, Father, sabi ng isang nakausap ko dito sa gabi. Ano na siya? Professional na siya. Alos kasing edad ko. Bakit hindi ka na nagdarasal? Sabi. Tapos kinwento niya yung problema niyang malaki. Ang tagal ng problema niya, hindi nagkakaroon ng solusyon. And then I realized, he did not give up on prayer. He gave up on himself. Sumuko siya sa sarili niya. Sabi niya, nung bata ko, Father, active ako sa simbahan. Nung college ako, leader ako sa Student Catholic Action. But now I'm not praying because I realized he also lost hope in himself. And I prayed for him. And he was crying. And said, I will go back to my prayer life. Meron naman pong pinakamagandang regalong maibigay nyo sa ibang tao. Panalangin. May kilala kayong may problema? May kilala kayong may sakit? May kilala kayong dumadaan ng malaking pagsubok? Pray for them. Even without telling them, that is your best gift. Dito sa Angeles, mayroong isang babae, nagkaroon siya ng cancer. Cancer sa intestinal cancer. She has to go through surgery and then chemotherapy. From day one, nung na-diagnose na siyang may cancer, yung mga kaibigan niyang kilala ko, text, message, pinapadasal ang kanilang kaibigan. Pandemic noon, hindi sila makapunta sa hospital. Pero dyan, sa ating intensyon, pinagdarasal siya hanggang na-chemotherapy, na-surgery.
And then minsan, yung asawa niya, yung husband, nakausap ko. Sabi nung husband, "Father, alam mo, may cancer ang asawa ko. Pwede niyo ho po siyang pagdasal?" And then sabi ko sa kanya, "Alam mo, day one pa lang, some months ago, nung na-diagnose na siyang may cancer, we are already praying for your wife." Alam niyo, yung lalaki, umiyak nang umiyak sa pagpapasalamat. Only to realize they were never alone as they were going through their medical interventions. Good news, ngayon yung wife, she's all well. She's better. She's good. She's back to her natural life. It yun lang ang aking panalangin sa inyo. Sana sa prayer nyo, hindi selfish. Yung akin, yung akin problema. You can also pray for others because prayer can make you selfless. Gusto ko lang magtapos sa tatlong truth of prayer. Nung seminarista pa ako, in the 80s, katagal na, no? Ang ubispa po noon, si Archbishop Oscar Cruz, before Archbishop Pasiano Niceto. Sabi ni Archbishop Oscar Cruz, God bless his soul, "When you pray, you proclaim three truths." Pag nagdarasal ka, mayroon kang tatlong ipinapahayag na katotohanan. Una, when you pray, you proclaim that there is God. Can you repeat that? There is God. Pag nagdarasal ka, kahit hindi mo man sinasabi sa mga bata, sa ibang tao, nakikita nila, mayroong Diyos kasi mayroong pang nagdarasal. At may Diyos, kaya tayo'y nagdarasal. Siguro mayroong nanonood ng basketball. May dumadaan dyan, nasa palengke. Nakikita, may liwanag dito, may kumakanta, may nagdarasal. May Diyos. Do not give up on prayer. Pag nakikita ng mga anak nyo, pamangkin, kapatid, nagdarasal tayo, mayroong Diyos. Alam nyo bakit kailangan ito? Marami na kasing mga tao ngayon nabubuhay na parang walang Diyos. With their life, with their lifestyle, with the war, with the hatred, with untruth, false news, we need to proclaim that there is God. Ikalawa, we also proclaim God listens. Can you repeat? God listens. Because ano ba naman, may Diyos, hindi naman nakikinig. Parang yung anak nyo nasa bahay, hindi naman ka pinakikinggan, may sinasabi ko, hindi nakikinig. Hindi, ang Diyos nakikinig. Hindi ka mukha ng ibang bata dyan, nandyan eh, parang papasok dito. No, God listens. When God called on Moses, He said, "Moses, I heard my people cry. They want to be liberated from their slavery in Egypt." That is a God who listens to our prayers, to our cries. Kung gusto mong umiyak, gusto mong magpalabas ng sama ng loob, ipalabas mo sa panalangin sa Diyos. He will listen. He will not judge you. Lastly, when you pray, God answers prayers. Can you repeat that? God answers prayers. Ano ba naman nakikinig, hindi lang pala sumasagot? Hindi, sumasagot ang Diyos. Ako mismo, alam niyo po, nung ako'y na-stroke, narinig kong doktor, nagsabi, bigyan natin siya ng 48 hours. And then I was so afraid. 48 hours. And I prayed, "Lord, I want to live. Lord, I want to survive this trial." Nasa ICU ako noon, sa Sacred Heart Hospital. You know, I'm here. I'm alive. I'm celebrating Mass for you. I am standing before you not only as a priest. I'm standing before you alive as an answered prayer. There is God. God listens. God answers prayers. How about you? What are your prayers that were answered by God? Diba, ang dami na rin? Thank Him. As we learn to pray, let us always deepen our relationship with our God and with one another. The Father, the Son, and the Holy Spirit.